Hello mga mamsi! Welcome po muli sa aking channel! Ngayon po, ang aking episode po for today ay po magluluto ako ng isang masarap na dessert. Alam ko naman po na lalo na sa mga, alam ko magugustuhan po ito ng inyong pamilya, lalo-lalo na po yung mga bata. Kasi yung mga mahilig po sa Milo, yun, ala, sigurado po ako magugustuhan po nila. I-try mo po ito sa inyong pamilya, mga mamsi, mga friendship, di ba? Ito ang ating ingredients. Ang ating dessert for today is gelatin salad. Pero ang ating sangkap na gagamitin ay Milo. Kaya ito ay na very affordable po ito, mga mamsi. Kung wala po kayong stock na Milo, sandali lang po makakuha sa kapitbahay po na nagtitinda, yung sari-sari store po sa inyong harap ng bahay. Pwede po kayong bumili. Yun, kaya kayang-kaya nyo po itong gawin. Madali lang po ito. Ang ating sangkap po ay syempre Milo. At saka all-purpose cream. At syempre mayroon po tayong condensed milk. At sugar. At konting kape. So po, importante po ito yung ating jelly, no? Yung ating gulaman. Ito po ay unflavored at walang kulay. Po, yun ang ating gagamitin. Unang-una po ay maglalagay tayo dito sa ating kawali. Kawali na po ang ginamit ko kasi para madaling makita. 2 cups po. Dapat po kasi one cup lang, dadagdagan ko lang siya ng kalahati. Po kasi para hindi po siya masyadong matigas. 1.5 cups po ang ginamit ko para po sa isang sachet ng gulaman. Po. Lalagay lang po natin ito. Lalagay po natin. Tapos maglalagay po tayo ng 1/4 cups ng sugar. One fourth sugar. And then 1/4 din po. 1/4 muna na cups ng Milo. 1/4 na cups na Milo. Ganyan lang po siya. And then, hahaluan po natin siya ng konting kape. Yung instant na po, instant coffee. 1/4 teaspoon lang po, pang blend lang po doon sa lasa ng Milo. Ganyan lang po siya. Tapos sa mga luwi nyo lang po. Kailangan po ay mix po ng maayos para po hindi mabuo-buo. Kailangan po continuously po. Continuous po yung paghahalo, mga mamsi. Para po hindi maging buo-buo yung ulaman. Ganyan lang po, mabilis lang po yan. Pagka nakita nyo na kung nagsisimula na po siyang kumulo, at saka yung tubig po malapot na. Ibig sabihin po, luto na po yung ating gulaman. Kailangan lang po maging maganda yung pagkahalo para wala pong buong-buong matikita. Mga mamsi, bago ko makalimutan, nais ko munang bumati ng Happy Father's Day sa lahat po ng mga ama ng tahanan all over the world. Alam ko po na napakahirap po ang responsibilidad bilang isang ama, pero nagagampanan niyo po ng maayos. Kaya mabuhay po kayo lahat ng mga tatay. Mabuhay kayong lahat. No? At mga mamsi,
Huwag po nating kalimutan. Hindi lang po sa araw ng mga tatay natin dapat mahalin at asikasuhin ang ating mga mahal na asawa, no? Kailangan po araw-araw ipakita po natin ang ating pagmamahal sa ating asawa, sa ating partner sa buhay. At kayong mga teenager, marami po ngayon mga kabataan nagiging palasagot sa inyong mga magulang, lalong-lalo na sa father nyo. Hindi po kayong makinig sa inyong mga father. At maging sa inyong mother, sa lahat ng nakakatanda sa paligid ninyo, makinig kayo. Para din sa inyo yan, okay? O, nga ma'am, si tingnan na rin, malapit na. Nakulo na siya. Medyo malapit-lapit siya. So, ibig sabihin, patayin na natin yung apoy kasi para hindi po ma-overcook. Kasi pag na-overcook po ito mga mamsi, titigas po yung texture ng ating ulaman. Okay po? Yan. Ilalagay na po natin ngayon ito sa ating container na kung saan huhulma po siya pag malamig na. Okay? Ito na po ang ating lagayan. Ngayon naman po, ready po tayo para sa ating sagot. Bali, ano po, 4 cups naman po ang gagawin natin. 4 cups. Pakukulo po tayo ng tubig para sa ating sagot. 3 and 4. Kuluan po natin yan. Yan mga mamsi, wait lang natin ha. Pakukuloy natin. Pagkatapos po kumuloy, lagay natin yung 1/4 cups na sagot. Okay po, balik po tayo. Mamaya-maya na po ulit. Ayan mga mamsi, tingnan natin kung kulo na. Ilagay na po natin yung 1/4 na sagot. Yan lang po natin siyang pumulo para naman po. Pakukuluan po natin siya ng 20 minutes. Opo, ganun po siya katagal kasi para maluto po pati yung loob. Opo. Ngayon po ay hihiwa-hiwain natin itong ating jelly. Okay, balik po tayo mga mamsi. Ito na po yung ating yung ating gulaman. Hiwa-hiwain po natin ito ng pa-cubes. Ganito lang po. Maliliit lang po para maganda. Ganyan lang, mga mamsi.
Ito pong recipe na ito, napakasarap po nito pagdating sa mga handaan. Para pang dessert po sa mga handaan. O kaya po, pwede nyo rin po itong i-ano, gawing hanap buhay. Lagay nyo po sa isang tab. Tapos, ikukos nyo po, ano po, yung kwentay nyo lang po kung magkano nagastos nyo. Yun, bahala na po kayo kung magkano po ipapatong ninyo dun sa nagastos ninyo. Yun na po yung kita ninyo. Yun, mga mamsi. Ganyan po, maririt. Tapos, ganyan po dito. Yun. Ganyan po siya. Ganyan na po siya. Mga mamsi, cubes na maliliit. Tapos, ito kukuha naman po tayo ng isang bowl. Dito po natin ilalagay yung ating mixture. Minimix na po tayo habang pinapakuluan pa po natin ang ating sago. Re-ready lang po natin ito para pag malambot na po yun. Unahin po natin ang Milo. Kanina po, naglagay po tayo doon sa mixture natin ng dito sa jelly. Sa gulaman natin ng 1/4. Ngayon naman po, mag-mix po tayo ng 3/4 na Milo. Ayan, 3/4 po. Lalagay po natin dito. Ayan, tapos po, 1 cup po na para po hindi masyadong matamis, 1 cup po na condensed milk. I-mix lang po natin yan. Yun po. Tapos, lalagay din po natin itong all-purpose cream. Yan, ihahalo lang po natin mga mamsi. All the way down. O, ganyan lang po siya. Minix lang po natin ng maigi. Sa matunaw po yung Milo. Alam niyo po itong recipe na ito, napaka-trending po nito ngayon. Kasi dahil nga po mainit, masarap po siya pag malamig na eh. Pampaalis ng init ng panahon. Ano naman si, lagi lang po tayong mag-iingat sa ating ginagawa. Po, kung wala po tayong kailangan na bilhin sa labas at walang importanteng lakad po sa labas, ay mag-stay na lang po muna tayo sa ating mga tahanan para po safe tayo. Safe din po yung ating pamilya. Alam nyo naman po hanggang ngayon, wala pa pong injection para po dyan sa virus na yan. Napakahirap po makipagsalamuha sa labas. Lalo na po pag nasa labas kayo, huwag po kayong makipagsiksita. Nayaanin na lang po silang wag na po kayo sumali sa kanilang pagsiksita. Social distancing pa rin po. Okay, tapos po mamaya po pag dito na po yun ating sagot. Alam niyo po kasi ako, mahilig talaga ako magluto.
Nag-i-enjoy po ako magluto, lalo na pag sinasabi ng pamilya ko pagkatapos kong magluto. Sarap. Sarap po sa pakiramdam. Saglit lang po mga mamsi, tingnan natin yung ating sagu kung luto na. Luto po siya kasi mga 10 minutes pa lang yata tayong nagluluto. Malalaman nyo po pag luto na yung ano, wala nang puti dun sa gitna. Malalaman nyo kung puti yung luto na. Yun po ang ano, yung, wala ka nang makikita ang puti dun sa mga 10 minutes pa lang. Kasi 10 minutes pa lang. Kailangan po rasa natin para alam natin na ano, ito po. Okay, mga mamsi, tingnan natin kung ano yung video. Pwede na po ito. Ang gagawin po natin, papatay natin. Tapos, alisin natin dito sa kalahan. Lagay natin dito. Ayan po muna natin dito sa loob ng pinaglutuan natin ng 10 minutes. Okay, mga mamsi, after 10 minutes, pwede na po. Okay na, mga mamsi. Napalamig na po natin siya. Lagay na po natin sa strainer. Ayan mga mamsi, luto na po ang ating pinakulang matigunawa. Ayan, ito na po yung ating pinalupan na. Ito na po yung ating ito na yung ating sagu. Lagay natin yung dito sa isa. Lagay po natin ito. Mix na po natin yun ang maganda. Tapos po, ilagay natin ang ating jelly. Ganyan lang po kasimple mga mamsi. Pagsama-samahin lang po natin yung ingredients. At saka yung ating sagu. Lagyan lang po natin. Presto! Tapos na po. Ilagay po natin ito sa ref. Para po sumarap siya. Kasi masarap po siya pag malamig. Yan. Lagyan lang po siya. Tapos kuha ko ng kutsara, titignan natin. Ganyan lang po kasimple mga mamsi. Mga mamsi, i-recap ko lang po yung mga ingredients natin sa ating jelly, Milo jelly salad. Ha? Ang kailangan po natin ay isang sachet ng gulaman. Sa isang sachet, 1 cups po na water. Depende po kung marami po kayo, kung ilang cups po. Basta bawat sachet ay 1 cup of water ang kailangan. Tapos gumamit po tayo ng Milo, bali 1/4 cup nilagay natin doon sa jelly mix natin.
and 3/4 cup para dito sa ating salad. All-purpose cream, isang 225 ml. Tapos, gumamit tayo ng 1/4 cup na sugar. And 1 teaspoon na coffee, yung instant coffee. Okay po? So, yun lang po mga mamsi. Wag po natin kalimutan ha. Nagustuhan nyo po itong aking video. I'm sure magugustuhan nyo po ito. Gawin nyo po ito para sa inyong pamilya, para po sa inyong mga anak, sa mga apo. Di ba? Kasi ang mga bata ngayon, so mahilig po sila sa sweets. Di po ba? So, imbis na chocolates po, Milo na lang pong gamitin, makakatipid pa po. And then, wag nyo pong kalimutan, i-like yung aking video. Mag-comment po kayo at kung gusto i-share nyo rin po para po marami pong makapanood. At syempre, don't forget to subscribe my YouTube channel, Mamsi Gems TV, and hit the bell button para po updated kayo lagi sa aking mga bagong videos, di po ba? At may natutunan po kayo sa akin, di po ba? Hindi naman po ako gagawa na hindi magandang video, di ba? Lagi pong maganda ang mga video ko, kagaya ko po. Di po. Sige po mga mamsi, hanggang sa muli ha. Magsama-sama po tayo muli sa aking next video. And sa mga hindi pa po nakasubscribe, please do subscribe my channel, Mamsi Gems TV. And stay safe po tayo mga miss, mga mamsi, yung mga papsi dyan. Happy Father's Day muli sa inyo. All around the world, stay responsible lang po tayo sa ating pamilya. Okay po? God bless po. Stay safe po sa ating lahat.